ang pinaka-epektibong paraan sa pagsugpo ng corn plant hopper. Ang corn plant hopper ay isang humuptera, kagaya ng mga leaf hoppers at mga aphids. Ito ay umaatake sa mais, mga late reproductive stage, bago ito ma-harvest, sa pamamagitan ng pagsipsip sa katas ng mga dahon ng mais, na kung saan, kung sobrang dami ang populasyon nito, ito ay magdudulot ng pagkadilaw sa mga dahon hanggang sa pagka-brown. Ang mga corn plant hopper ay maglalabas ng mga sugary excretion o matatamis na mga dumi na mapupunta doon sa mga dahon. Ang mga duming ito ay aatakihin ng fungus at mamaya ay maging itim ang kolor nito at naging isang itim na amag o ang tinatawag na sooty mold at tuluyang makadamage sa mga tanim. Ang mga bunga nito ay maging magaan at mamumutla at muresulta sa mababang ani ng mais. Paano ba makontrol ang problema ito? Ito ang mga dapat nating gawin. Una ay pumili ng mga bagong tolerant at mga resistant varieties. Huwag pabalik-balik sa paggamit ng isang variety lamang upang maputol ang kagustuhan ng mga pesteng insekto ito. Pangalawa, araruhin ng maayos ang lupa 3 beses na may 1 linggong pagitan bawat operasyon bago magtanim upang masira ang mga pesteng insekto at mahalo sa lupa ang mga itlog at mga diwata o mga nymph ito at maputol ang kanilang life cycle. Pangatlo, huwag magtanim ng sobrang malapit sa isa't isa dahil kung sobrang malapit, makalikha ito ng favorabling condition para sa mga pesteng insektong ito at humantong sa isang pest infestation. Pang-apat, iwasan ang sobrang pag-abono dahil kung sobrang mataba at sobrang berde ang mga dahon ng mais ay maging atraktibo ito para sa mga corn plant hopper. Pang-lima, gumamit ng mga biological control kagaya ng trichogramma, Airwix at Metarhizium. Ito ay pwedeng i-request sa malapit na mga opisina ng Municipal Agriculture Office sa inyong munisipyo. Ito ay libre at epektibong gamitin at hindi makasira sa kapaligiran at kalusugan ng tao. Ang paggamit ng chemical pesticides ay gawing last option o last recourse at kung magkaroon na ng pest infestation or pest resurgence. Kung pabalik-balik na ang pagdami ng mga pesteng insektong ito, huwag munang magtanim ng mais at magtanim muna ng mga alternative crops kagaya ng soybean, munggo at iba pang mga leguminous crops. O kaya pahingain muna ang lupa at huwag munang tamnan o ang tinatawag na fallow period. Sana ay may natutunan kayo mga ka-farmers. Maraming salamat po.